Pabor ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated sa pagkakaroon ng step-down facility sa mga ospital upang paglipatan ng mga pagaling ng COVID-19 patients. Makatutulong ito para agad na mabakante ang ilang COVID-19 beds. Magbibigay daan din ito upang tumanggap ang ospital ng mga pasyenteng may malubang COVID-19 infection at masangangailangan ng atensyong medikal. Ayon kay FAPI President Dr. Rene Degrano, ginagawa na nila ito batay na rin sa kahilingan ng ilang pasyente. Ngunit gustuhin man nilang maglagay ng karagdagang step-down facilities, aniya, kapos sila sa mga tauhan, partikular na sa mga nurse. Pag nagkaroon pa ng, halimbawa, may isang mahawa, right now nangyayari may isang mahawa, yung mga kasama niya, iku-quarantine lahat yon. Kung lima sila, yung limang yon, kung hindi man mag-positive yung iba, kailangan mo pa rin i-quarantine for at least 7 to 10 days. Humiling ang Department of Health sa mga ospital na maglaan ng isang hiwalay na pasilidad o gusali na magsisilbing extension ng mga ospital para sa step-down care facility. Pinadadagdagan po natin ang mga ICU, pinapadecongest natin ang mga ospital dito sa mga mild at asymptomatic at ililipat po sila sa mga step-down facilities. Hindi naman po para tanggihan ng kahit na sinong pasyente sa ating mga ospital, i-redirect lang po sila. That's why we are asking local governments and also our hospital facilities to have a navigation system. Nang tumaas ang COVID-19 cases noong Marso, tatlong quarantine sites sa Metro Manila ang ginawa nilang step-down facilities dahil ilan lang naman ang umuokupa nito. Kabilang dito ang Rizal Memorial Coliseum at Ninoy Aquino Stadium sa lungsod ng Maynila at Quezon Institute sa Quezon City. Mahigit 300 pasyente ang kayang ma-accommodate sa naturang mga pasilidad. Ilan pang step-down facilities ang nagbukas sa Pasig City, Lung Center of the Philippines, Bulacan at Tuguegarao City. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.